Si Zyna Vlog, laging virgin. Yes. Ano nga ba ang sikreto ni Zyna Vlog? So, ayan. Yan ang tatalakayin natin ngayon. So, kung gusto mong malaman kung paano ba natin mamimaintain ang ating mga kasikipan, so, panoorin mo ang video ito. Let's get started! Hi, guys! Welcome to Zyna Vlog. Today's video ay meron na naman tayong panibagong video. Yes! At ang pag-uusapan natin ngayon ay walang iba kundi ang ating mga puwerto! Well, ang topic natin ngayon, guys, is kung paano ba natin mamimaintain ang ating mga kasikipan. Well, marami kasi sa inyong nagtatanong kung paano nga ba natin mamimaintain ang ating mga kasikipan. Yes, yan ang pinaka number one na question nyo sa akin kung ano ba ang sikreto ko kung bakit lagi akong masikip. Itong mga ituturo ko sa inyo is based on my experience. Yes, wow. Dahil marami na experience sa Zyna Vlog tungkol sa mga pagpapasikip. So, ayan na nga. Dahil yun ay meron akong inihanda sa inyong 3 powerful tips. So, ito na nga ang ating first step. First step talaga. First tips. So, ang first tips natin is Kegel exercise. Wow. Kegel exercise. Wow. Kegel exercise. Yes! So, ano nga ba ang Kegel exercise? Ang Kegel exercise ay ehersisyo para sa mga puwerta. Yes, 'di ba katawan natin is nag-exercise din tayo, 'di ba? Kailangan natin mag-exercise. So, syempre, ang mga puwerta natin dapat ini-exercise din natin 'yan para maging healthy tayo. Para overall healthy tayo, 'di ba? Wow. Ang healthy mo na, winner, ikaw na. Okay, sa mga hindi pa nakakaalam kung paano nga ba ang Kegel exercise, dahil dyan, ituturo ko sa inyo kung paano mag-Kegel exercise. Yes. Wow. Kung hindi mo pa alam ang Kegel exercise, ay pumunta ka na ng banyo ngayon. Banyo? Hindi, comfort room na lang. Hindi, restroom para mas social ng konti. Ayan. Hindi, punta ka na lang ng toilet. Ayan, mas okay. So, ayan, dahil nandyan ka na ngayon sa banyo nyo, naging banyo. Is, umihi ka muna. Ayan. Pagka ihi mo, di ba pag umiihi ka, is pinuputol mo yung ihi mo. So, pag cut mo ng ihi mo, yun yung tinatawag na Kegel exercise. So, ayan. Dahil dyan, itatry natin ha. Magpa-practice tayo ng Kegel exercise. So, ayan. Patibukin natin ang ating mga puwerta. Ayan. Tibok. Okay, cut. I-cut mo ang ihi mo. Ayan. Tibok. 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 Tumitibok. Tibok. Oh, diba? Ang bilis lang, grabe. Ang bilis lang talagang matuto ng Kegel exercise. Kung paano mo pinipigil yung ihi mo, yes, ganun din yung Kegel exercise. So, kahit saan pwede ka mag-exercise, yes. Kahit na nasa salas ka, magki-Kegel exercise kapag naisipan mo. Pero bago ka mag-Kegel exercise, dapat is nakaihi ka na para naman hindi ka magkaroon ng sakit sa pantog. So, ayan. Dahil dyan ay, let's move on naman sa ating next step, yes, yung ating pangalawang tips na ituturo ko sa inyo, yes, eto na nga, none other than, tawas, tawas, tawas. So, ayan, kung napanood nyo na ang mga tawas vlog ko, is malalaman nyo talaga na itong tawas na to is pinaka-favorite ko talaga sa lahat. And, paano ko nga ba ito ginagamit? Ang ginagawa ko lang dito is binababad ko siya sa tubig. Yes, pagkababad ko sa kanya, siguro mga 2 to 3 minutes, ayan, pinababalan ko na siya sa puwerta ko. So, ayan, ganyan ang ginagawa ko sa kanya araw-araw. Di pa, ang laki. Good for 1 year na to, yes. Actually, itong tawas na to ha, ito yung pinaka-favorite ko talaga sa lahat. Kasi talaga, hindi talaga ako nawawalan ng tawas. Pag nawalan ako ng tawas ha, ibig sabihin lang yan is nag-sold out ang tawas sa palengke. Pero, hanggat may tawas, magtatawa si Zyna Vlog. So, ayon, ang gumagamit ng tawas ay laging masikip. And last but not the least, eto na. Eto na ang aking pangmalakasang tips para sa inyo para lagi tayong masisikip.
So, eto na nga ang number 333 tips para sa inyo para lagi masyukep is huwag magpagamit araw-araw. Wow. Yes! Kasi nga, kapag ginagamit ka araw-araw, is mas malaki talaga yung chance na luluwang ang puwerta mo. And hindi lang luluwang ha, mahahagard ka, sis! Oh, ikaw ba namang no. gamitin ka araw-araw kung hindi ka mahagard, diba? Siyempre, mapapagod ka. Nakakapagod yan! Kaya, wag mong araw-arawin yan, sis. Ang puwerta mo magda-dry, yes. Kasi nga, mawawala ng sustansya. Lahat ng sustansya na ilabas na. Kaya wala na sustansya ang puwerta. Sustansya! So, ayun. Basta huwag kayo magpagamit araw-araw para hindi ka agad duluwang niyang puwerta mo. Yes. Ano? Mahilig lang? Mahilig? Well, ang may bibigay ko sa inyong advice kung ilang beses ba pwede magpagamit is, actually, pinaka-healthy na yung once a week lang. Pero kung mahilig ka, mga twice. Kung sobrang hilig mo naman is thrice a week. Pero kung talagang mahilig na mahilig ka, eh, wala na ako magagawa sa'yo. So, ayun na nga. Yan ang mga pangmanakasang tips na maituturo ko sa inyo. Ang una is Kegel exercise. Pangalawa is magtawas ka. Pangatlo is huwag magpagamit araw-araw para laging healthy ang puwerta natin. My gosh, para lagi tayong fresh, di ba? Wow. Pag hindi tayo nagpapagamit araw-araw, hindi tayo pagod, fresh tayo. Alam nyo, ang nakaka-fresh talaga sa totoo lang ha, yung isang beses lang sa isang linggo ka gagamitin kasi sobrang nakaka-blooming talaga yan. Wow. Ang mga twice pwede pa. Medyo haggard lang ng konti yan. Twice, haggard-haggardo na yan. Tapos, pag mga araw-araw, minsan sa isang araw, mga nakakadalawa pa, ayan, sobrang haggard na yan. Mukha ng addict, charot. So, ayun na nga. Thank you so much, guys, for watching. Kung nagustuhan nyo ang video na to, is huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Yes! Don't forget to subscribe, like, comment, and share na din para lahat tayo. Happy! Bye, guys! Tawas magtawas ka. Happy, shout out loud. It's so nice.